Ika-27 ng Setyembre, ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga punong pari, mga guro ng batas at mga matatanda ng mga Hudyo, "Ano sa palagay niyo? May dalawang anak ang isang tao." Lumapit siya sa isa at sinabi, "Anak, pumunta ka ngayon at magtrabaho sa aking ubasan." Sumagot ang anak, "Ayoko." Ngunit pagkatapos ay nagbagong isip siya at pumunta. Pinuntahan din ng ama ang pangalawang anak at gayon din ang sinabi. Sumagot naman ang anak, "Opo." Pero hindi siya pumunta. At tinanong sila ni Jesus, "Sino sa dalawang anak ang tumupad sa gusto ng ama?" Sumagot sila, "Ang una." At sinabi ni Jesus, "Talagang sinasabi ko sa inyo, mas nauuna sa inyo patungo sa kaharian ng langit ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Dumating nga si Juan para ipakita sa inyo ang daan ng kabutihan, pero hindi kayo naniwala sa kanya. Samantalang naniniwala naman ang mga publikano at mga babaeng bayaran. Nakita niyo ito at hindi kayo nagsisi o naniwala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Oo sa salita at oo sa gawa. Sa tuwing sasapit ang panahon ng halalan, marami tayong naririnig na magagandang salita na punong-puno ng mga magagandang pangako para sa ikauunlad ng bayan. Hindi na ito bago sa ating kaalaman. Marahil karanasan natin mismo ang makakapagpapatunay na marami sa kanilang mga pangako ay napako at hindi nagkaroon ng katuparan. Maari nating sabihin na marami sa mga taong ito na nangako at ipinako ang mga pangako ay oo lamang sa salita ngunit hindi naman sa kanilang mga gawa. Malinaw ang hinihingi sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyo sa linggong ito. Hinahamon tayo ng mga salita ng Diyos na maging totoo tayo sa sinasabi natin. Ang itinutulak ng ating bibig ay siya rin dapat na ikinikilos ng ating katawan. Ang taong nagsasabing mahal niya ang Diyos subalit hindi naman ito nakikita sa kanyang mga ginagawa ay maituturing na isang sinungaling. Sinasalamin sa talinhagang ginamit ng Panginoon ang dalawang uri ng tao sa mundo. Ang anak na sumagot ng oo sa kanyang ama, subalit hindi naman ginawa ang ipinag-utos ng ama, ay kumakatawan sa mga taong oo lamang ang kanilang mga salita, subalit hindi sa kanilang mga gawa. Sila rin marahil yaong nagsasabing Kristiyano sila, ngunit hindi naman makakristiyano sa mga ginagawa nila. Ang anak naman na sumagot ng hindi, subalit nagbago ang isip at sinunod ang ipinag-utos ng ama, ay maaaring sumalamin sa mga taong ang buhay sa simula ay malayo sa Diyos. Ngunit dahil sa biyaya ng pagbabago ng kalooban, ay nagsisi at nagsimulang gumawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Sila marahil ang taong dating makasalanan, ngunit nagbagong buhay at ngayon ay kabilang na sa mga taong naglalaan ng panahon upang gumawa ng kabutihan para sa Diyos at sa kanilang kapwa. Ang Panginoon na mismo ang nagsabi, "Hindi lahat na nagsasabi sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang nagsasagawa sa kalooban ng aking amang nasa langit." Nawa patunayan natin ang ating pagiging mga tunay na anak ng Diyos sa salita at sa gawa. Maging oo nawa sa salita at maging oo rin sa ating mga gawa katulad ng ating Panginoong Jesus.